magsaya't tayo pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito at isigaw, Alleluia, Alleluia. Iwinaksi ang kasalanan, nalupig ang kamatayan, silayan natin ang pag-asa sa pagsilang ng bagong buhay. Magalak at magsaya tayo pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito at inisigaw, Alleluia, Alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang obispo na si San Atanasio bilang matatag na tagapagtanggol ng pananampalataya sa anak mo na Diyos na totoo. Sa pagkakamit namin ng kaalaman sa kanyang pinanindigan at sa kanyang pagmamalasakit sa aming kapakanan, kami nawa ay walang hadlang na umunlad sa pagkakilala at pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan
Ano pa't gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Sirene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulusunan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito. Narinig namin nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayoy, naudyokan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at mga eskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin. At nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil sa pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautsan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo'y gigibain nitong Jesus na taga Nazareth na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ng lahat na nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila ang kanyang mukha'y parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Kahit ako ay usigit, labanan ng pamunuan, ito yung abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian. Ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mo mapangakit, ako na may mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang
Panginoon. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangka na galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay. Matapos magpasalamat ang Panginoon nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad. Sila ay sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabbi, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghan na nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkain na nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkain na hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya't siya ay tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Dito sa ating Ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoong Jesus, ang gusto ng Diyos Ama na ginagawa natin lagi-lagi, nananalig tayo lagi kay Jesus. Papaano tayo manalig lagi kay Jesus? Lahat ng kanyang sinasabi
isagawa natin sa ating buhay. Gawin natin lagi ang kanyang itinuturo sa atin. Yan ang gusto ng Diyos Ama. Lagi nating ginagawa habang nabubuhay sa lupa. Laging manalig kay Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Ang Diyos Ama lamang ang makatutugon sa pagkagutom ng puso at espiritu. Kaya ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan, ang ating tugon, panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Ang simbahan naway pukawin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Malalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Atin nawang maunawaan na ang mga kinasasabikan ng ating puso ay hindi matutugunan sa pamamagitan ng paghahanap ng makamundong tagumpay o kaginawaang dulot ng mga material na bagay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Ang mga nagsasayang na kanilang paghanahon sa paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang daan ng buhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at paglingap mula sa mga nangangalaga sa kanila, manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Ang mga namayapa, naway makaisa ni Kristo sa bagong buhay na hatid ng muling pagkabuhay, manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay. Patnubayan mo ang aming mga hakbang patungo sa daan ng katarungan at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Masayang nagsalo aming sanang mga alay, gawin mong totoo itong alak at tinapay, gawing dugot katawan mo, Panginoon, Panginoon, alay sa iyo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayon na ginugunitan namin si San Atanasio, kalugdan mo po ang aming mga alay sa iyo at amin nawang mapakinabangan ang walang alinlangang paninindigan sa iyong anak na siyang katotohanan at siyang wagas na sinasampalatayanan ng obispo na banal na aming pinararangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon na si San Atanasio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at magiging maaasahan sa paninungkulan. Kaya si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inikakayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpa hanggang ngayon sa mga panalangin na kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mo na dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan
ng sandibutan, mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus Nazareno, Alleluia, magalangit na suko, Alleluia, ay naglingkod na tunay, Alleluia, hanggang sa siya'y mamatay, Alleluia. Ang Diyos ay nalugod, Alleluia. Sa Kanyang nga panglingkod, Alleluia. Si Jesus Nazareno, Alleluia, Hari ng buong mundo, Alleluia. Parangalan ang Ama, Alleluia, sa dakila niyang gawa, Alleluia. Binuhay niya si Kristo, Alleluia. Ang pag-asa ng tao, Alleluia. Manalangin tayo. Ama naming mapagmakal, kaisa ni San Atanasio, naway aming maipahayag ang pananampalataya na matatag na Diyos na totoo ang iyong bugtong na anak upang kami ay laging buhayin at ipagsanggalang ng pakikinabang na aming tinatanggap sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos! Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan sa Panginoon.
Nuestro Padre Jesús Nazareno.